tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Alingin siyang, ito na po yung pagkain ninyo. Luto na po. Dinamihan ko po ang kanin para meron po kayong kakainin hanggang mamayang hapon. Claire, may ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Ano po yun, Alingin siyang? Pwede bang dumito ka muna sa bahay? Alam mo naman, matanda na ako. At gusto ko sana kahit papaano may makasama ako dito. Ho? Natatakot kasi ako. Baka may masamang mangyari sa akin, lalo na paggabi. Tatanungin ko muna ang mga magulang ko kung papayagan ako. O sige, magpaalam ka sa kanila. At sana payagan ka ng mga magulang mo para samahan ako dito sa bahay ko. Raul, anong kinagawa mo dito? Wala. Binibisita lamang kita. Masama ba? Hindi naman. Halika, tuloy ka. Salamat. Siya nga pala. Roses for you. Lalaking ito, oo. Hanggang ngayon eh. Sweet pa rin. Kumusta ka na? Umalis na pala ang asawa mo, no? Hindi ko pa yung asawa. Hindi pa nga kami kasal eh. Ganun ba? Kala ko ba sabi mo sa akin noon, sa kanya ka magpapakasal? Sa kanya nga ako magpapakasal. Pero sa pagbabalik niya, ang aming pagpapakasal. Para hindi na maulit pa ang papers niya. Single kasi ang nakalagay sa papers niya na status niya sa buhay eh. Ganun ba? Wala ka palang kasama dito sa bahay eh. Baka gusto mong dadalawin kita habang wala ang asawa mo? Oo ba? Basta may flowers at chocolate kang dala eh. Ganun ba? Okay, walang problema. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Ano bang pinagkakabalahan mo? Ha? Nakatulog kasi ako eh. Alam mo na, buntis ako. Lagi akong inaantok. Ano, kumusta ka na dyan? Okay lang naman. Siya nga pala. Diyan pa rin ba yung nanay mo? Pakausap naman oh. Wala na si inay dito. Ha? Abay bakit? Hindi siya sanay dito sa bahay. Hindi raw makatulog, kaya umuwi. Pinipigilan ko nga eh, pero ayaw. Gusto talagang umuwi sa bahay. Bakit kasi gusto mong makausap ang inay? Siyempre, mag-isa ka lang dyan. Dapat may kasama ka dyan dahil buntis ka. Huwag kang mag-ala, sweetheart. Okay lang ako, kahit wala akong kasama. Nagustuhan mo ba itong binigay kong regalo sa'yo? Ano ba ito? Bakit di mo buksan? Buksan mo at nang makita mo kung anong naman yan. Okay. Wow! Ang ganda namang bag ito! Salamat ha! Walang anuman. Basta ikaw. Walang hindi ko ibibigay sa'yo.
Siya nga pala. May gagawin ka ba mamayang gabi? Oh, bakit? Eh, kasi blessing ng bahay ng best friend kong si Arturo. Nag-iimbita, wala akong kasama. Baka kako, pwede ka. Sige na. Kaysa naman, mag-isa ka lamang dito sa bahay. Lumabas ka naman paminsan-minsan. Yun ngang pinalit mo sa akin, malay mo, nag-i-enjoy siya doon. Samantarang ikaw, nabuburo dito sa bahay. Kaya mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. At nang ma-enjoy mo naman ang buhay mo. Inay, naririto na naman kayo. Ano na naman ang dahilan at nagpunta kayo dito sa bahay? Sumasakit kasi sa gabi ang braso ko at balikat. Gusto ko sanang pahiran ng langis sa gabi. Anong ginagawa ni Claire doon? Hindi ba't pinatira ninyo si Claire sa bahay? Nahihiya naman kasi akong gisingin si Claire sa gabi. Lalo na't alam kong pagod siya sa tindahan. Ngayon, ako ang iisturbuhin ninyo. Ganon? Umalis na nga kayo. Naiisturbo na naman ninyo ko . May isa pa sana akong sasabihin sa iyo, anak. Ano na naman yon? Sabihin na ninyo para makaalis na kayo. At ako ay may pupuntahan pa. May nababalitaan kasi ako na sumasama ka raw ulit kay Raul na dating mong nobyo. Totoo ba? Yan lang ba ang sasabihin ninyo? Pumunta pa talaga kayo dito sa bahay? Para lamang sabihin sa akin yan? Anak, gusto lang kitang paalalahanan. Dahil iba na ang buhay mo ngayon. Ano naman ang masama? Kung sasama ko kay Raul, kaibigan ko naman si Raul. Ang akin lang naman, anak. Baka may makakita sa inyong dalawa. Isumbong ka kay Baste. Mahirap na. Kayo na ang nagsabi. Iba na ang buhay ko ngayon. Kaya't huwag na ninyo akong pakialaman pa. Ayokong magsisi ka sa bandang huli. Kaya makinig ka naman sa akin. At ano ang gusto ninyo? Ang maburyong akong mag-isa sa bahay? Nagre-reklamo kang mag-isa. Ayaw mo namang samahan kita dun sa inyo. Naku, sinasabi ko na nga ba't dyan patutungo ang usapang ito . Inay, hindi kayo pwede dito sa bahay. Dahil family house ito ng kinakasama ko. Ano lamang sasabihin ni Baste at ang mga magulang niya na nagdala ako sa bahay na ito nang palamunin at walang pakinabang? Anak, ang sakit mo namang magsalita. Kung nasasaktan kayo sa sinasabi ko, pwes, huwag na kayong pumunta dito sa bahay. Sumasakit na naman ang braso ko at balikat. Hindi ko maikalaw. Wala si Claire. Nagpunta sa tindahan. Hindi ko talaga kaya ang sakit. Ang gamot ko. Nasaan ang gamot ko? Ang sakit talaga ng balikat ko. Lalong kumikir tuwing naigagalaw. Pero kailangan makuha ko ang gamot. Dahil kung hindi, magtitiis ako ng kirot hanggang sa dumating si Claire. Ayun pa lang kapot. Nasa medicine cabinet. Hindi ko maabot. Kailangan ko ng upuan para maabot ko. Aray, ang sakit talaga ng braso ko. Aray, kailangan tiisin ko ang sakit. Ito na, bubuhatin ko ng silyok. May tumatawag ba sa akin? Mamaya na yung tumatawag. Kailangan makuha ko ang gamot ko. Sasampan ako sa silyang ito. Salamat.
Nagsama na rin ako. Ijan? Ito na ang medicine cabinet. Kukunin ko na. Di ba? Mas enjoy dito kaysa doon sa loob ng bahay mo. Parang gusto mo pa yatang sumaya. Ah, oo nga eh. Gusto ko ngang sumayaw. Kaso, itong bata sa sinapupunan ko, kawawa naman. Ah, siya nga pala. Kumusta naman si Baste? Kumusta siyang asawa ngayong malayo sa sayo? Ewan ko ba sa lalaking yon. Dalawang araw na siyang hindi tumatawag sa akin. Di bali. Naririto lamang ako kung kailangan mo ka, Burley. Alam mo namang mahal na mahal kita. Mabuti ka pa nga. Kahit na hindi ikaw ang pinili ko eh, lagi kang naririto eh. Yung walang hiyang Baste na yon, ipinagpalit na yata ako sa iba. Naririto lamang ako. Hindi pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Bali yata ang braso ko. Hindi na bali ang braso mo dahil nasalo kita. Miguel. Oo. Teka at ibababa kita. Ano ba kasing ginagawa mo at sumampag ka pa sa silya? Kinukuha ko kasi ang gamot para dito sa pananakit ng braso ko at balikan. Nasaan kasi ang anak mo? Gabi na pero wala pa siya. Hinintay mo na sana siya na kumuha ng gamot na yan at para saan bang gamot na kinukuha mo? Para dito nga sa balikat at braso ko. Ang sakit kasi. Halos hindi ako makahinga sa sobrang kirot. Ano bang gamot yung kinukuha mo? At ako na lamang ang kukuha sa medicine cabinet. Hindi ka pa rin nagbabago, Burley, pagdating sa kama. Kaya mahal na mahal kita. Raul, may nangyari ulit sa atin. Paano ba ito? Paano pag nalaman ni Baste ito? Walang problema. Di sumama ka sa akin. At aangkinin kong parang tunay na anak ng batang dinadala mo. Tsaka huwag mo nang isipin yan. Nasa malayong asawa mo. Hindi niya malalaman ang tungkol dito. Bango-bango mo talaga. Hindi kita pagsasawaan, Burling. Raul. Ano? Nagawa ng anak mo yun sa'yo? Oo. Kaya nga napilitan kong patirahin dito si Claire dahil wala akong kasama. Ito nga't sumumpong itong sakit ko sa braso at balikat. Wala akong mautosang kumuha ng gamot ko. Ayoko nang maulit doon siya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Miguel? Magpapagkasal na tayo para madala na kita sa Canada. Ano? Magpapakasal tayo. Hindi tayo magnobyo.
Hindi kita sinasagot. Bakit tayo magpapakasal? Hindi ka naman nanliligaw. Eh kaya nga, nanliligaw na ako sa'yo ngayon. At umaasang sasagutin mo na ako sa pagkakataong ito. Kapwa na tayo matanda, Miguel. Edad lamang nagbago sa atin, hindi ang damdamin. Miguel? Patawarin mo ako kung hindi ko na ipaglabang ang pag-iibigan natin noon. Kaya tayo'y nagkahiwalay. Pero ipinapangako ko na sa pagkakataong ito, eh wala nang hadlang sa atin, ay magkakaroon na ng katuparan ang pag-ibig natin sa isa't isa. Miguel, alam mo, ikaw lang ang minahal ko. Oo, alam ko. At alam ko rin na pilitan ka lang pagkasal kay Igni. Dahil sinunod mo lamang kagustuhan ng iyong mga magulang. Kahit ngayon na pareho na tayong malaya. Miguel. Gusto ko rin lang mabuhay ang anak mo nang hindi pinapakialaman. Pues, kukunin kita sa kanya. Kakausapin ko siya dahil gusto kong mabigyang daan natin ang ating naudlo na pag-iibigan. At gusto kong dalhin ka sa Canada sa lalong madaling panahon. Mabuti pa kayo, Inay. Kayo na walang kaplano-plano na pumunta ng Canada. Heto at mag-flight na kayo. Samantalang ako na nakisama kay Baste para lang makapunta ng Canada. Hanggang ngayon, ay naririto pa rin ako sa Pinas. Teka, hindi mo pa rin ba natatanggap ang tawag niya? Tawag nino, Inay? Tawag ni Baste. Nandito siya sa Pilipinas. Tinatawagan nga ako nung isang araw dahil hindi ka raw makontak. Ha? Naririto na si Baste? Oo, anak. Ako ang tinawagan niya at tinanong kung nasaan ka. Ah, ang mabuti pa. Tawagan mo siya ngayon. Mating, ang dali mo naman. Akala ko'y magtatagal ka doon. Umuwi ka pa. Sweetheart, ano ba naman yan? Ngayon lamang tayo nagkita eh. Parang galit ka pa yata. Hindi ko kasi alam na naririto ka. Kaya't hindi kita nasalubong sa airport. Ang Inay nga lang ang nakapagsabi sa akin eh. Yun na nga sana ang plano ko eh. Ang magtagal doon pero... Naalarma ako ng mga chismis na dumating sa akin. At napatunayan kong tutunga ang chismis. Chismis? Ano bang chismis yan? Chismis nga eh. Walang katotohanan. Ano ang chismis yung nasagap mo? Yun na nga eh. Yun na nga sana ang plano ko. Eh, hindi mo alam na naririto na ako dahil masyado kang abala sa panlalalaki mo. Anong panglalalaki ang sinasabi mo? Naririto lamang ako sa bahay at hindi ako maalis. Sinungaling! Para sabihin ko sa'yo, ang bellboy ng hotel nag-aasis sa inyo kay dati mong lumyo ay pinsan ko. Ikaw na ulit ang mamamahala sa tindahan ito. Eh, bakit mo aangkin ng tindahan ito eh? Wala ka ni isang kontribusyon sa pagpapalago sa tindahan ito. Sa inay ko ang tindahan ito. Noon yun. Sa inay mo. Hindi lang yun. Dahil nagkasakit ang inay mo, naubos ang palinda ninyo.
Kaya sarili naming pera ni Clara ang ibinili namin ng paninda. Kaya ngayon, ang lahat ng naririto na nakikita mo sa tindahan ito ay amin na ni Claire. Kaya wala ka ng pag-ari dito. Wala na. Ano? Wala na kayong pera dito. Ang lahat ng paninda ngayon dito, pag-aari na namin ni Claire. Narinig mo? Hindi! Hindi totoo ito! Hindi totoo ito! Hindi! May kasabihan na ang buhay ay hindi laging nasa ibabaw, kung minsan ay nasa ilalim din. At wala nang ibang aalalay sa atin kundi ang mga magulang. Ngunit kung wala na ang ating mga magulang na totoong nagmamahal, kanino pa kaya tayo lalapit? Matutong pangalagaan ang anumang naipagkatiwala sa iyo. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito.